Tusok, no? May pasyente tayo. So, may ugat na pumutok. So, ayan. Titingnan natin kung saan ugat siya naglilik. Ayan, so, nga. Wala din dito sa mga host yan. So, tingnan. Cylinder. Okay. Ayan. So, yan mo nang ginawa natin, no? Initial muna bago natin pagalawin. So, proper way po yan, mga katoso. So, bago kayong pagalaw, syempre, visual check-up muna kung saan. Yan po ang pag-check-up namin. Procedure po tayo. Huwag munang paandarin muna, automatic andar ka, mali po yun. So, kailangan talaga step by step procedure. So, ayan nga mga katusok, no, sa testing natin doon sa area, wala po tayong nakikitang sign of leakage doon. Yun ang mahirap kasi hinahanapin pa natin kung saan. So, ngayon, since na nag-testing na ako sa hydraulic system, so, wala akong nakita dito, mga katusok. Hindi pa siya nag-leak dito. Na check ko na lahat yan. So ang last option na lang natin is yung sa pump, hydraulic pump. So yung hydraulic pump, nandito po siya, no. So yan ako po to, i-open po natin. So titignan natin kung dun ba nanggagaling yung basa. Ayan, what you gonna do with a big put-put? Rastaman nyo. Ayan. So mga katusok, magandang gabi po sa inyong lahat, no? So ngayon, ang gagawin po natin is magpapalit po tayo ng hydraulic pump. So yung hydraulic pump nandito, no? Ayan. At tanggalin po natin yan. So kasabay nyan, papalitan ko rin tong ito. Ayan. Teka, focus natin. Ayan. Klarong-klaro na. So yung cushion, yung cushion niyan is ano yan, dapat nag-absorb yan ng vibration kasi itong ano, mga katusok, hydraulic motor, malakas po to mag-vibrate lalo na pag may pinapaakyat na mabibigat. So kailangan talaga siya ng shock absorber para hindi masira itong pump na to. So ngayon ang nangyayari kasi flat na to, you know, sira na siya. So possible siya rin ang nagiging cause kaya nagka-leak. So the more siya na matigas, hindi siya, the more siya nag-friction sa metal, the more po siya magiging ng init. So the more na iinit yung ating ano, motor, the more din magkakaroon ng ano dito, pagbabago sa hydraulic pump, yung mga o-ring nito at saka yung gasket niya, no. So maglulutungan po 'yon. So once na maglutong 'yon, ayan, 'yan ang magiging resulta. Leaking. So ngayon, ang una-una po pong gawin nito para safety tayo kasi nandito kasi tayo sa loob ng warehouse, is ipa-pump down natin yung hydraulic oil, no. Ayan, hydraulic oil, oh. So tatanggalin po natin 'yan. So ayan po, sa pag-ano, pag didrain ng hydraulic tank nito, so i-disconnect nyo lang itong parang level hose, tapos ganyan, ayan, oh. Tatagas na po yung ano nyan, hydraulic oil. So hanggang sa bababa na po siya ng level, so hindi naman siya mag-overflow pag nakataas, ayan, oh. Mas mataas pa sa level niya doon sa tank. Safety po din siya para sa malinis sa trabaho. Yan lang po ang technique niyan. So overflow, parang overflow hose din to. Pwedeng ito.
Kasi ang mangyayari kasi mga katuso, kung hindi tayo magdi-drain, pagtanggal natin ng pump ito sa mainline niya, tatagas po yung hydraulic dyan. Kaya dinidrain muna natin para hindi tayo magkalat ng oil, no? So yun ang pinaka main purpose nito, bakit natin dinidrain yung hydraulic oil before natin palitan yung pump. So ayan mga katusok, ubos na yung oil, no? So pero meron pa yan, konti na lang siguro. At least nasa high level na tong pinaka ano, no? Main hose sa pump. So nasa high level na siya. At nakikita naman natin na wala nang tumataga sa hose na yan, sa overflow na yan. So ito yung mga hydraulic oil. So ayan, no? Mga ano pa lang to, 8 months usage. So wala pa siyang isang taon, pero ganito na ang kulay. So dapat niyan clear po yan. So tingnan niyo po. Kaya tayo laging nag re-require ng change oil, no? So akala niyo hydraulic oil malinaw lang dati lagi, pero ayan, oh, ebidensya po yan. Ayan. So iitim at iitim pa yan pag isang taon. Kaya nagre-require tayo ng hydraulic change oil. So ayan, ang gagawin ko naman ngayon, i-disconnect muna natin to para just in case na may oil pa, madidrain na siya, no? So i-ano na rin natin, set up na rin to nating ano natin, oil fan, para hindi tayo magkalat dito sa loob ng warehouse. Ayun. So ayun mga katusok. Ayan ang sinasabi ko, may ano pa yan, may oil pa yan na stock. So kaya ginawa natin, no? Ngayon, naglagay din tayo ng konting basahan para nung pagbunot natin, hindi na siya kakalat pa ng kakalat. So ayan, nabunot na natin. So ang next naman nating tanggalin is itong sa may fittings dito. So tanggalin muna natin yan. The same time, may oil din yan. So kailangan din natin i-secure. Kailangan pa rin natin to. So yan, step by step po tayo mga katusok, ha, para hindi tayo magkalat talaga dito sa ano, lalo na sa mga oil na yan. Kasi once na makita tayo sa safety nito na nagkalat ng oil, ayan, may paglalagyan po tayo. So ayan, natanggal na po natin, no? So yung dito, yung alin lang tinanggal natin. Tapos meron po siyang o-ring. So ito, palitin na rin yan. Tingnan mo, hindi na bulog. Dapat bilog yan. So na-flat na po siya. Tsaka itong ano. So ayan mga katusok, since natatanggalin natin itong buong motor, kailangan natin i-document yung ano, no, connection. So UVW yan, U-phase tsaka W tsaka B-phase. So 3-phase motor kasi, so kasi ito, tapos i-disconnect natin yung sa connection ng sensor. So ayan, clear na po tayo pag after ma-disconnect natin to. So bago pala tayo mag-disconnect ng mga ganyan mga katusok, it's better na mag-disconnect kayo ng battery. Kaya nang ginawa ko. So before ako nag-ano talaga, before ako magtatrabaho sa mga forklift na ganito, hindi ka naman mag-check voltage, kailangan naka-disconnect yan. So kahit anong ano yan, kahit mechanical lang gagawin mo dyan, kahit mag-change oil ka lang, disconnect talaga. Yan ang proper po mga katusok, just in case na magkaroon ng short circuit yung dahil sa ano mo, spanner mo, yung sa combination wrench mo. So magkaroon ng short circuit dahil sa paggamit mo or may magalaw ka sa electrical niyan. So malaking problema po. Kaya laging tandaan na disconnect talaga ang battery. So ayan mga katusok, no? So dandan lang tayo magano nito kasi plastic tong base nito, oh. Terminal base. So alalay lang talaga pagluwag ng ano niya, no? Nut. Ayan. So natanggal na natin. At the same time, lahat ng pinagtanggalan ng terminal nito, lalo na ito sa yung tatlong yan, kaya ko binalot yan ng electrical tape kasi direkto sa inverter natin. So bakit ba
ano ba ang dahilan, bakit ko tinipto. So, just in case na ano mga katusok, para sa kaalaman nyo lang, yung inverter kasi mga katusok, consist po yan ng maraming kapasitor. Yung mga kapasitor yon tinatawag yung condenser para mag-i-store ng current doon, which is current, at the same time, mag-i-store din siya ng voltahe para sa pag-ano niya, kasi kukonvert niya yung DC. So, DC to AC kukonvert. So, kailangan niya mag-stack ng voltahe doon. Kaya, delikado po. Kaya, ginagawa ko to para safety na rin sa board. Once kasi na mag-allow ka nito, tapos just in case, hindi natin alam, no? Magkaroon ng electric shock. Makakuryente ka pa, at the same time, masisira pa yung board. Kaya, laging tandaan na mag-tip sa mga ganito. Ayun, natanggal rin sa wakas. Medyo may kabigatan. Nasa 35 kilos din nata to. O 25. Mga ganon lang. So, ayan. Natanggal na natin, no? So, ayan. Madumi, oh. Ew. Yucky. So, dito, mga katusok, ito yung papalitan natin. Ayan, basag na basag. Ayan. Tsaka, may napansin din ako nito. Kulang na rin, no? Kulang yung nasa ibaba. Sa itaas, sakto. Pero dito sa ibaba, kulang ng dalawang piraso. Ayan. Siguro, hindi natin alam, sa mga previous services nito, tinanggal siguro nila ito, no? Nagtanggal na rin sila nito siguro. Tapos, hindi naibalik ng maayos. Kaya, nagkawala-wala na yung mga pyesa. Kasi may napansin din ako dito, wala nang mga dawil. Dapat may mga dawil to, eh. Para hindi masira to. So, ayan. Dito. So, isa na lang ang natira sa dawil. So, itong dawil kasi nyan, ito yung magiging ano, no, limit ng isang bolt. Lalo na kung may ganito, may rubber cushion. Para hindi po yan masira. Yan po yan ang purpose nyan. Pinakalimit po yan sa bolt. Ganyan po yan mga katusok, oh. Para pag may balik natin yung ano, ganito, hindi nabubungi. Kagaya nyan, no, bunging-bungi. So, mali po yung installation. Ayan, bunging-bungi. Mali po yan. Ay, nako. Ito naman talaga, oh. Ayan, oh. Dapat hindi nabubungi, nape-pressure. Kasi may dawil, eh. Ito ang purpose ng dawil niyan. So, ayan na. Ayan, oh. Smooth yan, oh. Para hindi masira yan. So, kaya siguro nasira yan dahil sa maling installation. So, pinapraktisan yata itong unit natin, oh. So, di bali na. At least nakuha na natin, natanggalan natin. So, ikakabit natin itong pump nito. Ayan, oh. So, ito, parang may susiyan siya na tatanggal itong mga katusok. Yan. So, bawal maiwala to, no? Kasi ito yung parang susi niya para mag-function niya. So, pag-install nito, itong, yan. Yan ang position para may pasok. Yan. So, dito, yan, check din natin. Ayun, no? So, may oil seal po siya sa loob. So, ibig sabihin ito pala, talagang may oil dyan. Lalabas talagang oil. So, possible nito, ang problema lang nito is yung ito lang, o-ring. Ayan. Pero yun niya, since na may bago tayo, kabit na natin yung bago. Tapos, tingnan natin yung internal niyan para palitan ng mga repair kit. So, yan, lilinisin lang natin yan. Linisin din natin to. So, saktong-sakto, no? Para makapaglinis tayo dito. Kasi medyo marumi. Allergy tayo sa maruming unit. Kaya, hanggat sa maaari, lahat ng mga unit, good as brand new pa rin tingnan, no? Yun talaga ang pinaka-goal sa maintenance. Yun, no? So, ayan mga katusok. Mamaya, cleaning muna ako nito after nan mag-i-install na tayo. Yun, no? So, ayan mga katusok, no? Medyo nahirapan ako sa paghanap nito. Wala kasi kaming available na ganito, eh.
So ngayon, ang ginawa ko na lang is gumawa din ako ng sa akin. Buti na lang may ganito akong available, is spare. Sa control valve kasi ito eh. So yun nga, napag-isipan ko, bakit hindi na lang ako gumawa? Ito kasi ganyan yan, no? So in-slice ko na lang para meron akong bushing, instant bushing. So ayan, kisa sa ganito. Ayan. So ang main purpose lang naman yan is ma-absorb nyo yung ano, no, yung vibration. So itatry natin to. Itatry natin tong ginawa natin kung uubra ba to. So ayan, nag-cutting ako, ano, makikita nyo naman, pangit. Ang pangit na pagka-cut. Butin lang may ganito ako, which is na saktong-sakto para na rin siyang dawel, no? May dawel na siya, may spacer pa. So ganyan ang magiging itsura niya. Saka ito yung bolt. So tamang-tama lang din, pasok na pasok yung bolt. Ayan, no? So tatry natin kung uubra ba itong ginawa natin. Kaysa ibalik natin to, ayan, no? Hindi na yan makakapag-absorb ng ano, mga katusok. Sisirain at sisirain ang motor natin yan. So makikita nyo naman, saka tabingi din, wala na sa linya yan. Ito pa, oh, bulging na bulging, oh. Ayan, persado. So kailangan natin palitan. So ang ipapalit ko ito, sana nga uubra, since na pangano lang din naman yan. Ang purpose nyan is to absorb vibration, no? So ayan, try natin ikabit. Pero before that, linis muna tayo. Linisan muna natin yung paglalagyan. So ayan, no, ganito po ang position niya. So mas madali pong ganyan ang pagkabit natin. So syempre, bago natin i-install, lalangisan natin yung o-ring. So ayan, nalangisan na. Tapos ito, niya, ito yung pinaka parang coupler nila, no? Ayan, lagay dyan. Tapos lagay natin tong pump. Ayan. So position ganyan. Ayan, o. Diba? Shoot. Shoot na shoot. So lalagyan na lang natin dito. Ayan, tornil yan. So mas magandang dito na natin to i-assemble. Tapos panghuli na yung nasa panggilid natin. Kasi baka sasayad yun sa dito sa butas eh, pag kabit natin. Ayan, kasayad yan dito sa gilid-gilid, kaya iuuli na natin yung panggilid na pang-fittings niya, no? So ayan, tatapusin ko lang to, tapos install na natin to. So papakita ko lang to, mga katusok, oh. So ang nakaganda ng ginawa po natin is pag nilagay natin dyan, ayan, kasi isang ano to eh, mabigat to eh, tsaka ako lang mag-isang nito. So pag nilagay natin dyan, hindi siya kakalas kasi nga may dawel siya, oh. Aside kung maglagay ka ng ganyan eh, syempre paglagay natin nahuhulog yan. Yun ang mahirap doon. So maganda po yung nakita natin idea sa ngayon, no? So at least kahit papano malilesen yung ano natin worries dyan sa pagkabit. So ayan, kakabit ko na lang to para makita nyo rin kung ano. So ito, ako lang mag-isa nito. So kung kaya nyo namang sa inyo lang, ah, kung kasi sa akin to eh, ako kaya ko yung buhatin, pero kung sa iba na sa tingin nyo mabigat, kailangan nyo ng ibang tao. Pero sa akin, hindi sa nagpapasikat, kaya ko na to, at least matapos ko tong trabahong to. Yun lang sa akin, ha. Ayan. Medyo hiningal ako. Dapat talaga isang buhatan lang, no? Ayan nga. Meron naman nitong ano, mga katoso, pwede namang maglagay pa ng chin block dito. Slow lang. Hindi ko lang ginamit kasi tamad na ako, eh. Kasi baka iano tayo ng mga expert dyan.
ipapakita ko na lang sa inyo, no? So dito maglalagay lang ng bolt. Ayan, maglalagay lang ng bolt dyan, tapos feeding chain block. Alam ko po yun. Eh, ito talaga, wala kaming, ako lang ngayon, at saka yung madali ang trabaho lang to, kasi itong unit na to, gagamitin na eh. Gagamitin na sa pangumaga, so kaya madali ang trabaho lang to. So hanggat maaari, kung kaya naman ng walang mga ganun, eh, pwede na para sa akin. Sa akin lang. Kasi ang mangyayari niyan, kung kukuha pa ako ng chain block, additional time. So, kuha pa doon, mag-withdraw pa doon. Ang layo kasi ng ano namin eh. Tool caper, malayo kasi. So, mag-additional pa ako. Ang dami ko pang ililista doon. So, wasting time para sa akin, no? So, hanggat maaari, kung kaya naman, hanggat maaari, kung kaya nyong mag-provide ng chain block, mga ganyan, provide nyo lang. Huwag nyo lang gayahin itong sa akin kasi, pang ano to, pang malakas ang trabaho lang to. Kung gusto nyong, magaan lang trabaho nyo, ayun, dito po kayo kukuha sa, maglalagay lang ng bolt dyan, tapos i-chain block nyo lang. Yan, magaan lang yan. Kaya ako hindi ko na ginamit to kasi para sa akin kasi kaya ko naman. So yan lang. So shinare ko lang, no, pa baka may maano sa mga patusok natin diyan eh. Mga lalo na sa mga expert na mekaniko, lalo na sa kaibigan nating mga ano na diyan, marunong na. So wala na po akong pakialam kung anong sasabihin niyo. Basta sa akin is matapos ko po tong trabaho na to. So ayun, mga katusok, na higpitan na po natin, no. So ayan, no, bago na yung ano natin, insulator. Okay na, nakapit na natin. Ang kulang lang natin is ito, kapit natin to at itong mga wirings. So ayan po, mga katusok, na-install na po natin. Ayan, kompleto na po lahat. Tapos yung wiring, dapat exact facing pa rin, mga katusok, ha. Bawal po yung ipagpalit nyo, baka masira yung inverter nyan. Ayan, UVW yan. Tapos dito naman, bago na yung rubber cushion natin, no? Magre-repel kasi ako ng hydraulic oil. So ang ginawa ko, tinanggal ko tong ito. Ang purpose po nito, mga katusok, dito yan, oh. Ayan, dyan yan nakalagay. Ang purpose po nito, ito po yung magiging breather mo pag magre-repel, para hindi siya mag-backfire, para hindi po mabulwak-bulwak yung oil. So pag push na nga nandyan, dito lalabas yung hangin. So hindi ka rin magkakaproblema. Unlike nung una na hindi ko pa yan alam, kasi nga hindi naman ako familiarize sa ganitong unit, bumubulwak-bulwak, so mahirap yung pag-repel. So and then sa pag-repel naman yan, so dito din ay nakalagay yung level nya. Ayan, no? So magre-repel tayo hanggang dito, yan yung pinaka-pole nya. So bawal din yung ipuno mo, no, kasi magkakaroon niya ng leakage dito sa ibabaw. Kasi malakas ang pressure, siyempre kailangan niya ng air gap. So yan pa ang purpose ng mga ito. So kaya hanggang sa level lang tayo. So sa ngayon, nangangalati po lang tayo sa level, no. So papabutin ko po yan dyan. So ito ang idadagdag natin. So kaya lang ako nagdagdag nito, mga katuso, kasi nag-repair ako dito. Ayan, o. So naglagay na ako ng additional gasket maker, kasi nga nag-deform na kasi to. So ang ginawa ko, niliha ko muna siya, or parang refacing na rin, aluminum din naman yan. Tapos may o-ring din naman yan. So pakita ko na lang yung picture din. So may o-ring po yan.
additional lang po yan kasi sa katagalan, vibration, init, magdi-deform kasi ito, aluminum. Kaya ganyan ang ginawa ko. So ayan mga katosok, no, naka-power on na po siya. Tingnan natin. Ayan. So walang error, no. Lagyan lang natin ng pampabigat dito, no. Kasi may pressure sensor yan eh. Tapos ito mga katosok, ano pa yan, maluwag pa yan yung fittings dito sa main. Kasi papalabasin ko yung hangin dyan. So nilagyan ko rin ng ano para iwas na talsik. Matalsik-talsik, no. So kailangan natin i-ano yan. May ina lang. Yun. Yun, no, may hangin pa, oh. Yun, no. Oop. Ayan. Pwede na yun. So, dinig naman natin yun, no. Ayan. Pinapaano natin. Pinapalabasan ng hangin yun. Yun ang purpose natin. So, ayan. I-off natin. Tapos, ilalak lang natin yung ano na yan, no? Fitting sa yan, no? So, ayan. Tumagas ng oil. Marami yan, no? Ayan, no? So, ang purpose nun, mga katusok, bleeding po. Kasi, pag ganitong type na unit, kailangan talaga siya ng bleeding. Kasi lalo na sa control valve ito, hindi po siya mechanical, no? Puro electronic na po siya, electronic, mechanical. So, medyo komplikado na yung sistema na to. Kaya kailangan natin i-bleed. Kasi ratio by ratio ang sukat nun. Once na magkaroon ng ano yan, malaking epekto na yan. So, kailangan talaga bleeding, proper bleeding. So, ayan mga katusok. Naobserbahan na natin, no. So, i-try natin na-retract na natin yung na-retch in na pala yung battery. So, titesting natin yung ano ngayon, pump. Yun. So, check natin. Ayan. Walang sign. Wala pa siyang sign sa ngayon, no? Tapos, naka full extend po yung ano natin. Ayan niya. Try natin i-operate ng ayan. Ayan, medyo nakakapos na sa oil, no? Ayan po, ginamit na po ng katusok natin, no? Ayan, tingnan natin kung ayan, yung taas pala nasa pinakamataas. Tingnan natin mamaya. Ang dalawang palit, alis. Ready mo lang ang isa pa, baka mangisira bukas ang mga balit dalawa. Oo, balit dalawa. Ayan. So, makikita natin yan kung tutulok. So, walang tulok po. So, ayan, wala pang tulok. Aktor ka! Matindi talaga tong kaibigan natin, oh. Laman mo kaya ito? Ha? Laman mo ito? Oh, Norwin!